Hey, how's it going, guys? It's me, Kalmaroy, back again with another vlog. And for today's vlog is not like my previous vlogs na random kayo. So, kung mapansin ninyo akong mga vlogs kay random na siya. Basically, mora siya ang mahitabo sa ko ang life within a week. So, random clips and then compiled together. So, yeah. Ingana nga ko ang ginabuhat sa ko ang vlogs karon. But for today's vlog, naisipan ako nga maghimo o sit down vlog. And ako naisipan nga topic karon kay kung unsaon pag vlog. Nakabuhat na ko video about ani sa una. So if wala pa ninyo to na check, probably check it out. Alright, so karong panahon na, kung mapansin ninyo, ang pagiging vlogger kay gradually na-accept na siya sa mga tao. And nagkadugay kay nanaghana po ang mga vloggers. Apil na ang mga celebrities nanulod na sa pag-vlog. So, kung ganahan mo maging vlogger, i-ask ninyo inyong sarili if malingaw ba mo ana, masatisfy ba mo ana. Ako, personally, whenever nga mag-edit ko and then makita na ko ang product, maka-feel ko og kanang satisfaction. So, sa pag-vlog karon, sa mga nag-vlog karon, ganahan ba jud mo ana, maka-feel ba jud mo og satisfaction pag makuha na ninyo ang product or nagasik lang mo og money. Kay fingana ang inyuhang ma-feel if ganahan ra ninyong kwarta, pwede mo mag-himog business, pwede mo mag-reseller og mga products. Kay kung tinudanay, dili dali ang kwarta diri sa YouTube, dili ing ana jud kadako. So, syempre, pag mag-vlog mo, nagid mo'y kinahanglan nun. So, ang kailangan ninyo ng mga gamit, kay camera, mic, tripod, lights, computers or laptops, syempre pang-edit and ang mismong editor. So first ang camera. Naingon ako ni sa previous vlog na ako nga dili necessary ang gears nga naa ninyo. Gear doesn't matter. Naingon ako na, but ako personally muamin ko nagmatter sa ko ang gear jud. Kaya ako as an aspiring na filmmaker, ganahan ko makakita og product nga high quality, high definition and such nga na. So nagsugod ko sa gamay at that time. Nagsugod ko ani nga camera, which is point and shoot. Meaning sa point and shoot, dili nimo siya ma-change ang lens, fix nang yahang lens. So point and shoot, igo lang ka kuhaon nimo and then point nimo kung asa nimo gusto, imuhang camera and then you go shoot. Mag-shoot na kay ngana. So kani nga camera na kong gamit way back before. So first na ko ni nga camera kani. And mao ni akong ginagamit katong junior high pa ko, katong first na ko naibalaan ang pag-vlog way back 2014, pero nagsugod ko vlog mga 2016. Nakaingon ko sa kong sarili, gusto na ko mag-vlog. Masatisfy lang ko sa feeling nga ka na magtanaw vlog kanang lami kayog mga time lapses, mga drone shots, mga nga na. So satisfying kayo tanawon para sa kuha. So kana kani akong sugdan nga camera, makashoot siya og 720p, which is HD. Okay na siya, high definition na siya, but nagasik kog more, like ganahan kog 1080p, 60fps, wide angle lens, ganahan kog nga na. So mo to nakita na ko sa YouTube ang kani nga camera. Nakita na ko ni sa YouTube, it is Xiaomi nga camera. So 1080p, 60fps, and then given na action camera siya, so automatic wide angle lens jud siya. Nasatisfy ko ani, kani akong gigamit murag gikan grade 10 hantod grade 11. Pero nagkadugay, nagka-problema ko sa akong audio, I don't know ngano siya. And also nagka-problema ang tripod mount ani. Dara, kung nakita ninyo, nabilin ang karamurag screw sa tripod. Di na ako siya masok-sok ang tripod mount. So, kani 200D, which is mauni ang isa sa mga gwapo nga release way back 2018. Ang kakompetensya ani kay ang Canon M50 and
and stuck jud ko between M50 and kani since guwapo po quality ang M50 maka 4K na but nakaisip ko dili na ako need ang 4K and then mahal ang mga lenses sa mga mirrorless na camera mas mahal compared sa kani DSLR mas dagag third party lenses and mga barato nga third party lenses. And then next, ang mic. So currently, ang ginagamit na ko kay ang Boya BY-MM1. Alright, so sorry. Nilahi ang audio quality. So muna siya ang Boya BY-MM1. So, kani siya, ang purpose ani niya is for wind muff na siya. So whenever mo ato magdagat and then hangin kayo, so mo ni ang musagang atong mga wind na annoying sounds. Alright, para makabalo mo kung unsa ang before and after niya, so mo ni siya ang tingog without the microphone and then mo ni siya ang tingog with the microphone nga nakasaksak na sa DSLR. So mapansin niyo nga mas ni guwapo and mas ni klaro and mas na focus sa speaker ang iya ang boses, ang audio nga na. So mo na ang isa po sa tips na ko, whenever gusto mo magpalit og camera, make sure na siya yung mic jack kay makatabang dyan siya sa inyong videos. Or if ever nga wala yung mic jack, dapat guwapo og audio quality or built-in microphone ang inyuhang camera nga mapalit. Alright, so next is tripods. So akong ginagamit karon currently is Joby. So kani Joby Gorilla Pod. Mo ni akong ginagamit. Nagkadugay makaingon ko nga murag dili na siya stable. Na at times nga kanang mo hinay-hinay na siya naog. I don't know if naga-loose na ang iyahang dirisayang tiil. But yeah, kung kabalo mo ang Gorilla Pod, mo ni sila ang katong bendy. So biskang asa mabutang ni mo, biskang unsang nga surface mabutang ninyo siya. So nindot po siya pang non-flat nga terrain. So for example na mo sa isa ka lugar gusto mo mag-vlog and wala lang kakapyutan ang inyong camera but naay pole. So dito ninyo siya ilukot lang ninyo ang tiil sa Gorilla Pod and then mag-stick na siya. Whenever mo palit mo Gorilla Pod ayaw mo pag-settle atong baratohon kay tendency madaot ang inyong tripod and then boom daot inyong camera. So prefer na ko dito mo sa kani Joby or if ever dili mo ganahang Joby, if ever ganahan mo atong tripod nga murag ordinary rilanggit nga tripod, so pwede mo mag Manfrotto na ay Manfrotto nga Pixie, mauna siya. Next is ang lighting. So as you can see, medyo okay ang lighting diriya sa kuha because na ako in front of the window. Ang ginagamit nako kaya ang natural light. So gituyo nako ngayon ani ang position sa ko ang kwarto. So dahoy kog space dere. So beside ani dere dahoy kog space and then ang ako ang drawer. Then ay dako nga space and then ang computer and then ang window. Mao ang purpose nako ngano nako dere gibutang ang ako ang computer para whenever gusto ko mag-vlog, pwede rin ako ibutang dere ang camera. And then boom, makakuha ko og gwapong light, makakuha ko gwapong natural light ana. So whenever gusto mag vlog paggabi na ako ginagamit nga lamp. So kani mo ni yung ginagamit nga lamp. So butang na lang ako siya diri sa kilid and then masigahan ako. So kung mapansin ninyo, kung makapangutan na mo unsa ning purpose ako ang tissue ngano na tissue. So ang purpose aning tissue diri is mag-act siya as a diffuser para dili harsh ang light nga mo igo sa inyo ha. So ano lang siya, soft light nga na kani tissue para mag-act as diffuser. So lastly, computers, editor. So ang akong gamit karon is computer, desktop computer and ang ako ang editor ginagamit is Sony Vegas Pro. So daghan mo pwede magamit Final Cut Pro, Filmora, Adobe Premiere, but ang ako nagsettle kog Sony Vegas Pro kay dira ako mas sanay, dira ako mas paspas mag-edit, dira ako mas familiar sa workspace. And ang ako ang gamit karon nga system unit kay AMD lang, AMD A8. So makahandle siya og mga basic lang na mga edits like transitions, mga gamay nga overlays and then music. But once nga magpatong ako og mga duha or tulo ka overlays, maglag na akong computer. So kana ginaiwasan ako nga butangan og mga effects jud ang ako ang videos. And sa rendering time medyo dugay siya, ang 10 minute video lang maabot sa 2 hours, 3 hours.
But kanay po is 1080p 60fps. So yeah na. So kato guys, thank you kayo sa pagtanaw. I hope nga natabangan ta mo. I hope this video makes sense kana. So thank you kayo sa pagtanaw. Kung wala mo naka-subscribe, please do subscribe and don't forget nga i-like ang video para ma-recommend ni YouTube sa laing tao kana. So kato guys. Thank you for watching. Bye.